Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So this is a highly suggested topic. Ano nga ba yung purpose ng Sonic Maximizer at paano ito gamitin? So nung una, na-confuse rin kasi ako kung ano ba talaga yung purpose nito. So kaya nag-research ako, nanood ng mga YouTube videos and mga forums. So ayun, akala ko madali lang intindihin kasi medyo sumakit rin yung ulo ko kasi marami ka pang kailangan malaman. Kagaya ng mga phase correction, envelope distortion, destructive interference at cancellation. So kung bago ka talaga, kamot ulo ka na lang dito. So dito, i-simplify ko na para mas madaling intindihin. So yung purpose ng Sonic Maximizer is to correct the phase of our audio for better listening experience. So yung trabaho ng Sonic Maximizer is nagre-rearrange po siya ng frequency signals na nanggaling sa mixer. For sinusort niya po ito in order for high, mid and lows, and magbigay ito ng konting time delay in milliseconds para lumabas sa maximizer na naka-arrange na ang frequencies at nasa tamang phase. Kaya napakinggan natin kung naka-engage yung maximizer, mas klaro at buhay yung tunog ng audio. So kung in-phase yung ating audio signal na lalabas dyan, syempre hindi po yan magka-cancel at maglilika po ito ng mas malakas na tunog. At syempre, may iwasan ang destructive interference. So ano naman yung time delay? So yung explanation nito is yung frequency kasi hindi po yan sabay-sabay na lumalabas or may konting offset. Minsan yung high natin is nauuna and yung bass natin is nahuhuli. So kung pinipihit natin yung knobs papunta sa right is parang kumakalat or lumalaki yung tunog niya, especially yung bass. Sa highs naman is parang kumakalat yung sit-sit niya, parang ganun. So ideal setup, mas maganda sa nasa end of the chain siya ng processors para hindi na ma-alter yung tunog niya papunta sa or next na siya sa amplifiers. So para sa akin lang, yung opinion ko lang to, hindi ko masyadong gustuhan or nagustuhan yung tunog ng maximizer kasi yung mismong distorted sound is parang pinapaganda niya yung tunog niya, which is parang madaya para sa akin yan. Gusto ko kasi yung parang original tone na tunog eh, kaya minsan nag-iigyo ako. Flat lang talaga, walang coloration ng audio. So thank you again sa panonood and see you in the next video.